Miguel. Nariyan ka lang pala. Isabel. Para sa akin ba yung bulaklak na yan? Pwede. Para bumungo ka naman. Miguel, maraming salamat pala, ha? Para saan? Kunwari pang hindi mo alam. Ah, yung tungkol ba sa pera? Ayoko nga sana ibigay yun, eh. Sayang. Pero gusto ni Pico, eh. Kaya napilitan na rin ako. Basta, maraming salamat, Miguel. Isabel, saan mo punta? Basta, salamat. Teka. Eh, sa'yo na lang itong bulaklak. Salamat. Para sa amoy mo nga. Ako ang harapin mo. At huwag ang anak ko. Sugat ka! Bakit ano ba yung lugo mo? Hindi ko rin alam. Balik ka na. Malalaman din natin na Dan. Dahil ang pagpula ng buwan, ang batayan, pagpatay na ang alay. Magal na Dan. Siguradong pupula ang buwan ngayon labo. Ibang klaseng laso nang pumasok sa katawan mo, anak. Sinaksakan ka na ng mga gamot. Wala pa rin bisa yun. Himala na buhay ka pa ngayon.
Ano ba nangyari? Hindi tao ang nakalabang ko. Ibang klaseng lakas. Ngayon lang ako nakalaban ng ganong klaseng lakas. Ang mahalaga, natalo mo. May tatanong pa pala ako sa'yo. Ano yun? Bakit ang dugo ko kanina? Pagpatak. Bakit umapoy? Ano sinabi mo? Bakit umapoy ang dugo ko? Talagang nananalay tayo sa dugo mo ang dugo ni Apo Abukay. Gaya ng alay, nag-aapoy din ang dugo niya. Simbolo to ng kapangyarihan. Matulog ka na. Kailangan mo na magpahinga. Anong sinabi mo kay Amante? Kung ano ang plano natin noon pa. Na siya ang tagapagtanggol ng alay. Kaya parehas nagliliyab ang kanilang mga dugo. Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya ang totoo? Na ano? Na isa siyang sugo? Lalo lang nating guguluhin ang isip ni Amante. Hindi ko gusto to. Nagtatanong na si Amante. Paano kung malaman niya ang totoong katauhan niya? Hindi niya malalaman pag walang magpapaalam. Itutuloy natin na pagplanuhan natin mula simula pa. At walang kakalas. Gawa ninyo ng paraan at hanapin ninyo ang alay. Maglala, Lola. Kayang-kaya ko yan. Puro kaya bang, Adan? Mabuti pa siguro kung kay Miguel ko ito pinagawa eh. Baka mas kaya pa ito ng isang bulag kaysa sa inyong mag-ama. O sa bagay, si Miguel naman talaga ang tunay na sugo eh. Hindi kagaya mo na nagpapanggap lamang. Okay. So, ang daming scorpions, di ba? Tapos ang galing ni Amante. Kasi natalo niya lahat nung nakipaglaban sa kanya. Yun nga lang, nasugatan siya. Tapos, alam mo, Tita Anita, ang weird. Kasi yung dugo niya, nakita ko umapoy. Umapoy ang dugo ni Amante? Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si Amante ay isang sugo. Ha? Ano'y sugo? Ang sugo ay isang taong may kakaibang kakayahan. At siya rin ang pinapadala upang patayin ng... Ano? Sino? Sino papatay ni Amante? That's it for the night. Di ba nakapag-pom-poms ka na? Halika na, iwanan si Rebecca para makapahinga na siya. Halika na, Karina. Good night, Rebecca. Magpahinga ka na.
you're his father. Kaya dapat makontrol mo lahat ng actions ni Adan. This talk is over! Wala ang pulseras. Yes? Sabihin mo sa akin ang totoo tungkol kay Amante. Ano sinasabi mo, Anita? May ginawa ba si Amante? Hindi ba alam ginagawa ng anak mo? O anak mo nga ba? Sugo si Amante. Alam ko na dinisog mo na itago. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Denise, karapatan kong malaman ang totoo. Totoo. Hindi namin anak si Amante. Kanino siyang anak? Kay Rodolfo. Kapatid ni Samuel. Anak ni Rodolfo kay... Amelia. Na isang karag-ayan? Kung ganun, sugo nga si Amante. Masyado kang matatakotin, Anita. Pinalaki namin si Amante para bantayan ng alay, hindi para patayan. Alam namin ang ginagawa namin. Hindi ka ba natutuwa at nasa atin at wala sa karagayan ng sugo? Walang nakakatuwa, Denise. Sugo pa rin siya. Alam mo kung ano ang tunay na layunin ng sugo? Ang patayin ang alay. Alam niyo ba? Akala ko dito na ako tatanda eh. Eh, Lola, matanda na ho kayo. Excuse me, ha? May asin pa. Lola talaga, kaya kayo inaatake eh. Lola na ako. Teka, saan pala kinuha yung pera magbayad ng ospital? Ah, Lola, dapat po kayo magpasalamat kay Miguel dahil malaki po yung naitulong niya para sa pambayad eh. Oh? Mm-hmm. Pero alam ko ang dahilan. Ano po? Si Isabel. Ah, ganun ba? Ano? Ha? Hindi. Kamula. Nagbibiro lang naman ako eh. Kaya sa totoo lang, boto ako sa'yo. Kamula! Bakit mo naman inaway si Denise? Hindi ko siya inaway. Inalam ko lang yung totoo. Huwag mo sabihin sa akin, kinakampihan mo pa siya. Siyempre, hindi naman. Pero alam namin ang ginagawa namin. At yun ang makakabuti para sa atin. Pati pala ikaw kasama sa mga naglilihim sa akin. Alam mo, hindi ko alam kung saan ang gagaling ang galit mo eh. Para namang hindi natin nakikilala si Amante. Eh, nakita natin lumaki yun. Hindi naman yun ang kaso, Guillermo eh. Ang kaso, yung kanyang pagiging sugo. Ilang alay na napas lang ng sugo? Kahit tatago ang gawin sa alay, natututun pa rin siya ng sugo.
napapatay. Tapos ngayon pinagsama pa natin sila sa isang bubong. Anita, hindi sasaktan ni Amante si Rebecca. Nakakasiguro ko na ligtas ang alay. Paano ka nakasiguro? Ibigyan ko sila ng ibang sanggol. Pero malalaman nila. Merong ritual para malaman ang totoong alay. Kukuha ko ng dugo ng anak mo at yun ang ibibigay ko sa kanila. Yun ang pagagamit ko sa ritual. Bakit? Kailangan kita makausap. Anong problema? Hoy! Ayun ang yung circus friend mo! Joy! Amor! Amor, pwede na akong sumali ulit! Talaga? Oo, okay na ka sa lola ko eh. Malaking tulong yung ambagan niyo. Hindi ko na alam kung paano ko mababayaran. Basta galingan mo na lang ah. Ikaw kasi lead sa mga routine natin. Ha? Yan bang magiging lead natin? Ako pala tayong puntahan yan ah! Joy. Isabel, tara mag-practice tayo. Bukas na kasi yung game eh. Tara! Dad, parang weird dito Anita lately. Amen. Ano ibig mo sabihin? Parang may nasisense lang ako nakakaiba sa kanya. Parang may galit siya sa akin. Huwag mo nang intindihan ang tita Anita mo. Bayaan mo kakausapin ko siya. Hello? Romeo? Hello? Denise? Confirm ko lang yung mamaya. I'll see you then. Bye. Romeo? Ano yung tonight? Strictly business, sweetheart. Alam ko, gising ka pa. Kill-joy ka talaga. Eh, ano naman kailangan mo at patago kang pumunta sa kwarto ko? Anong problema ni Tita Anita? Well, sinabi niya sa akin, mag-ingat daw ako sa'yo, which is crazy. You've protected me my whole life. Kahit nga siguro langaw eh, tatagain mo pag gustong dumapo sa akin, di ba? Bakit naman sasabihin ni Tita Anita yun? Nabanggit niya sa akin yung tungkol sa sugo. Anong sugo? Sabi niya, ganun, parang ganun ka ata, sugo, na may papatayin ka daw, that you're dangerous. Pero di ba, you won't harm anything unless gusto mo ako protektahan, di ba? So, are you finally ready to talk business? Ayoko na maraming usapan eh. I'm a man of action. Well, let's not talk then. Ito talaga. Malas ka lang talaga mag-cheer. Hindi mo lang kasi ako nakikita eh. Galing ko kayo.
Sana nga nakakita ako. Sarap mo siguro ang tingnan. Alam mo, hindi ko maintindihan. Kung paano mo nagawang makapaglaro sa sitwasyon mo? Mahirap ipaliwanag. Pero, nagagamit ko ang pakiramdam ko kapalit ng aking paningin. Yun nga sabi ni Lola sa akin dati eh. Mas importante raw yung mga bagay na nararamdaman kesa sa mga nakikita. Kaya, swerte ka pa rin. Ikaw, Isabel. Nararamdaman kita. At sa bawat araw na nagdarakay ng alamba, hindi ko kaya na ikay. Isa ba akong sugo? Paming ka na. Saka yung nagtatago lang. Isa ka pala sa mga trying hard na gusto makapag-cheer showdown sa amin. Sino kayo? At anong kailangan niyo? Tatanong ko lang kung meron dito nakatirang Romeo. Pagtataka.